kailangan makita natin yon at paano malaman kung paano mag-struggle. Struggle yan ng babae, kaya talaga ang focus ko sa women's welfare, ganun na lang. Kasi hindi mapaliwanag, minsan pag chinek, normal naman. Tapos ang daming nararamdaman. Kaya minsan sabi ko, sakit ng loka-loka talaga eh. Kasi iba-iba araw-araw yun. Iba, may mga mood swings talaga ang mga babae. Correct. Pero Pani, I have a question. Paano ba ito na-detest? No? True blood ba? Nakikita na agad yung tumaas na cortisol mo? Kasi di ba meron sila mga TSH na exam, di ba? Through that ba makikita na? Kasi yung iba, di ba may ratio sila doon sa THS. So pag mababa at saka pag mataas, makikita mo na ba doon yung cortisol level ng isang babae? Yes, initially yan yung nakikita doon. Pero ang problema, hindi nakikita ano ba yung mga hormones na nag-i-interplay. So pwede nyo rin i-check yung halimbawa insulin. Kahit hindi po kayo diabetic yung level ng insulin ninyo, pwede rin po kayo magpa-stress test. Yes, oo, FBS. Yes, FBS. Pwede rin po kayo mag-stress test pag nakikita yung level ng stress. Or pwede rin po kayo pumunta sa isang psychologist, psychiatrist, kasi makikita kung kayo ba stress, may depression, may anxiety. At meron na rin po namang mga specialized clinic. Kagaya namin, meron po kaming isang machine na nagtitest specifically para ma-prevent din yung cases. Kasi minsan yung mga cases ng mga cancer, breast, ovary, galing sa mga hormonal imbalances din eh. So meron po kaming ganyan, talaga namang very specialized na makikita doon at ma-explain. Pero hindi lahat po ng clinic kasi minsan THS will not give you enough. Oo, pero pag yung mga talaga yung mga nag-aral ng sexuality, sex therapies, ayan, meron po kaming testing and measure at may mga evaluation na ginagawa para doon. So, para kailangan makita ninyo at malaman natin bakit nangyayari. Kaya minsan, hindi ko naman sinasabing mali, pag pumunta lang sa OB, hormonal imbalance, pero pag ganun-ganun pa rin, hindi na-explain ng detalye at even yung relationship ng mag-asawa, hindi nababanggit na merong problema pala. Or merong kailangan i-contribute si Mr. at meron din kailangan i-contribute si Mrs. kay Mr. Bakit ganun yung kanyang mga moods at levels ng kanyang mga sugar at yung kanyang mga cholesterol levels. Ayan, meron noon. And then, yes, oo, Beth. How about yung mga ano, mga dati pa, that, kumbaga, kasi ito you've mentioned, yung mga nag-30s, pataas, ganun, ano, yung physiological, ganun talaga yung papunta ng mga kababaihan. How about yung mga, since nag-start yung kanilang menstruation when they were 11, 12, ganyan, 13, hindi na talaga regular, kumbaga meron na silang hormonal imbalance, pero yun nga lang yung basihan nila na hindi regular, minsan once a year, meron akong kakilala, every 9 months, so parang buntis siya palagi, diba? Oo. Yung mga ganun ba po pwede pang gawaan ng paraan? Hindi ba maaayos pa ba yun? Something na ano? Yes, oo. Bata pa naman yan, napakagandang i-treat, tamang-tamang regimen. Sabi nga ni Beth, kung siya, meron akong ganyan din, instead of buwa ng dalaw, taon ng dalaw, 13 years old. Oo. In 1 month time, naayos natin kasi kawawa yung bata kasi yung toxins, yung mga nararamdaman niya, hindi mapaliwanag. So, inayos natin yung mga levels ng hormones niya, even yung sugar levels. Ako, even the diet, inayos natin ng bata. At saka yung lifestyle niya. O in 1 month time, tuwan-tuwa yung nanay at tatay. Okay na po yung bata. Nawala yung sakit ng ulo, maganda yung focus sa pag-aaral, na regulate. Minsan man nagre-reklamo yung bata, sabi niya, "Ba't ang lakas-lakas? Matuwa ka, no, wala ka nga, nagre-reklamo ka." Ngayon malakas. Ngayon, di ba bumabaha na? Huwag kang matuwa pag wala ka niyan. Correct. So meron ganun, meron tayo, tama-tama Beth, kasi hindi lamang sa 30s yan. So even yung mga irregular na mga bata na may mga amenorrhea, hindi irregular menstruation, pwede natin tulungan. Even yung mga post-menopausal, kasi ano yan eh, perimenopausal, menopause, at saka yung post-menopause, at saka yung mga kinapause. Ayan. Yung kinapose, wala na talaga. Thomas, yung kinapose. Oo, wala na. Ito na yung mga... Bali, dami mo talaga alam. Yung mga SK natin.
Oo, yung mga BIR, yung mga SK natin, yung mga sinaunang kabataan na yung mga may mga ganun pa rin, may makra. Graduate oh, oh. Na. Yes, na. Oh, oh. Yes, oo. Oh, mga pinanggap na yung kabalaran. Correct. Pero meron pa rin mga nararamdam mga abdominal cramps, body pains. Minsan kahit anong pain reliever na ibigay parang natin. Parang bigay dysmenorrhea pa rin. Oo. Oh, oh. Meron ako das, yes, 72. Yes, Rina. Oh, oh. Go ahead muna. Tapusin mo muna yan. Yes, 72. Oh, oh. Meron, yes, 72. Actually, hindi ko alam ang edad, tinawag lang sa akin. Dok, bakit may ganito pa rin ako nararamdaman? Pain, abdominal pain, mga lumbar, yung mga ganyan. Sabi ko, baka po kayo ay nagdi-dysmenorrhea or may problema sa ano. Kasi period. Actually, ito ang misnomer. Oo, akala okay. Natin, porque nag-menopause, tumigil tapos na yung na. Cycle. Ano, oo, hindi pa. Pagpansinin ninyo, yung mga nanonood sa atin na nakikinig, yung pong period ninyo, halimbawa ang period ninyo on the first week or third week, yung pong weeks na yan, meron kayong mga kakaibang nararamdaman, mga pain, mga kung ano-ano. Siyempre, may cycle pa rin ang babae. Dugo lang naman ang tumigil. Oo, pero meron pa rin kayo nararamdaman na pagbigat sa breast part, yung mammary glands, masakit. Symptoms na mag-mens ka rin. Wala lang menstruation, pero yung cycle naman, buhay pa yung babae eh. So tuloy-tuloy pa rin yun. Oo, kaya ganun. So kaya kailangan, meron pa rin paghahanda. Kaya binibigyan ko pa rin ng mga hormonal supplements, kasi lalo na yung mga diabetic o yung mga medyo may mga pain. Yung mga pain. Natanggal na kasi ng ovaries, Doc Bonnie. Yes, lalo na, yeah. Yes, tama ka, Beth. Diba? Laking problema nila yung napaagay yung kanilang menopausal. Yes. Kaya naman yung gano'n. Nahirap naman. I can't imagine. Napaagay yung menopausal nila. So, hindi nila alam na meron mga pain, mga secondary issues yon. Pero pwede namang ma-address. Yan ang magandang balita. Pwede nating i-address. Mm-hmm. Pwede mabalanse yung estrogen, yung cortisol at insulin. Is importante lang talagang examine. May hormonal solution. Mm-hmm. Pwede nating ma-reset. Pwede natin ma-reset yung ating hormones at bumalik yung saya at sigla at exercise sa gabi. Oo, walang mga karatista. Ayan, oo. At walang masungit. Oo, walang masungit. Masarap yung almusal sa umaga. Yes. Walang masungit sa umaga. Nakangiti, Dok Bonnie, kasi maganda yung glow. Correct. Maganda yung skin. Ano ba ma-achieve yan? Ako gusto ko. Rina, may question. May pahabol pa akong question kasi sinabi mo yung mga Rina. Body pain na yan. Kasama ba ang nerve pain dun sa mga hormonal imbalance na yan? Aside dun Rina. Sa mga body aches, diba? Ah, parang tinatanong ko na yung sarili ko. Personal consultation to. Nerve pain dyan sa hormonal imbalance. Kasi parang lahat ng nabanggit mo, nagsiskip ng period, mga ganyan. Parang ako yun, idadagdag ko na rin. Yung nerve pain din ba? Kasama dyan. Yes. So, actually, hindi naman yung buto ang nakakaramdam eh. But of course, it's the nerve and the muscle na nakakaramdam ng mga problema yon. Baka tumataas yung cortisol mo. So, tumataas yung inflammation. So, normally, yung mga nerves, lalo ko yung insulin. So, hindi maganda yung daloy ng dugo. So, somewhere, nagkakaroon ng pamamaga or naiipon yung mga certain toxins. So, kasama yon rin na. So, kaya kailangan examine natin. So, talaga magkakasama. Even yung mga skin dryness, yung mga hair dryness, yung glow ng skin. Careful. At a certain period, yes. Yung mga pimples, pwede rin. Oo, pimples. Diba? Yes, hormonal imbalance siya. Versatism ba yun? Yung correct. Glow hair in additional places daw. Correct. Mm-hmm. Oo. Tumataas yung testosterone level nun. Mas maraming male hormones than the female hormones. Pala. Oo. So kaya kailangan examine yun. So medyo ano naman. Pero ang maganda niyan, kailangan mo alamin, you can go to specialist. Ayan. So kaya sabi ko nga nung mag-aral ako ng ganito para maintindihan. Kasi ang dami pumupunta, hindi mapaliwanag. So I really tried my best. And in the past 5 years naman, nakadevelop kami ng certain training programs, mga hormonal dati nice. may mga hormonal camps kami eh. Mga babae, wow, grupo-grupo yan. Oo, mga 1 week
na talagang training or 3 to 3 days yung maikse na talagang para maintindihan ng isa't isa, and they will understand, lalo yung may mga emotional problem, may mga moods, oo, kasi ibang treatment, kakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, talaga I really focus on women's welfare kasi kakaiba yung health issues, lalo on a certain age, on a certain period, on a certain day, on a certain month. Kaya ako, kung mga managers, tinitrain ko din yan, or kung kayo yung mga boss, inililista ko kung kailan yung monthly periods ng mga staff ko. Inililista ko kung sino dyan yung perimenopausal, menopausal, at saka postmenopausal. Walang sikit lang, hindi malalaman yung bakani. May data privacy naman eh. May data privacy naman. Correct, correct. Sa lagdang tracing nyo doon. Siyempre. Para alam mo na yung mga babaeng ito, hindi mo bibigyan ng mga certain activities na mga lows at that time. Kasi that's kahit anong gawin mo, magsusungit yan. Hindi matatapos yung task. Napaka-considerate. Meron akong mga BPOs na tatlo na mga managers naman ang tinitrain ko to understand hormonal imbalance para makita nila, to make their worker, lalo na yung female workers, to be productive. Kasi kahit nice. Anong pin... Mag-train ka din ng mga asawa, Doc Bunny, kasi may mga asawa hindi nakakaintindi niyan, di ba? Kayo kaya masakit ang puson. Correct. Kayo kaya malakas ang menstruation. Yes. Kaya Beth, pag nag-i-examine ako, sasabihin ko dun sa babae, next week, dali mo yung asawa mo, yung anak mo, bibigyan ko yan sila ng calendar and explanation na certain That's period nice. Kayo magagawa ng household chores, kayo lalambigin mo yung asawa, women's day.